Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang First Kiss. Ito ay napalabas noong 2012 at ito nga ay patungkol sa isang 25 years old na babae na aksidenteng nahalikan ng isang high school student sa isang city bus kaya naisipan niyang magpanggap bilang study auntie dahil na in love siya dito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang ating pelikula nang makita natin si Sa na isang 25 years old na babae na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa nakakaranas na mahalikan. Nung high school pa nga lang sila ay na in love siya ng todo sa isang popular guy sa paaralan nila na si Om. Pero meron na itong girlfriend na si Pam. Nerdy nga si Sa nung mga panahon na yon kaya naisip niya na hindi siya magiging type ni Om. Pero bagaman na ganun ay lagi niya itong pinapanood at iniisip na balang araw ay magiging sila din. Pero nang huling taon na nila sa high school ay nagpunta sila Om at Pam sa US para doon na mag-aral. Dahil doon ay na-heartbroken siya at hindi na nga siya nagkaroon pa ng crush magmula noon. At sa mga panahon nga na yun ay naghihintay pa rin siya sa araw na magmimilagro na mai-inlove din sa kanya si Om. Kahit nalampas isang dekada na nung huli silang magkita, isang araw ay nagkaroon sila ng high school reunion. At nagkatotoo nga ang pangarap ni Sa. Dumalo din doon si Om at himala namang nagkaroon ng interes sa kanya ito. Kahit na kinakabahan ay naisip niyang tanungin si Om kung single na ba siya ngayon. Sinabi naman ni Om na oo at matapos nun ay nagpalitan na sila ng phone number nila. Nagpunta nga si Sa sa banyo at nagtatatalon sa tuwa dahil nga sa natutupad na ang matagal na niyang pinapangarap. At magmula nga sa araw na yun ay nagsimula na silang mag-date at lagi na din siyang nahahatid sundo ni Om sa trabaho niya. Dahilan para mapansin ito ng colleagues niya na sila Maham at Jen. Binibiro-biro nga nila ito na naka-jackpot siya ng mayaman at gwapong lalaki. At dahil nga sa alam nilang di pa nagkakaroon ng first kiss si Sa ay naisip nilang turuan nila ito kung anong dapat niyang gawin. Pero ang mga tips na sinabi nila ay mas lalo pang ang nagpakaba ng sobra sa kanya. Kinagabihan ay nang papauwi na siya sa kanila ay nakatabi niya ang isang high school student na nagngangalang Base. Nagkaroon nga ng aksidente sa kalsada at naisip ng lahat na silipin ito. At habang susubukan ni Base na sumilip ay aksidenteng naglapat ang mga labi nila. Natawa naman si Base sa nangyari pero nainis naman si Sa. Dahil nga sa nais niya na si Om ang magiging first kiss niya. Dahil doon ay nagalit siya ng husto at natapon pa nga niya ang phone niya kay Base. At galit na bumaba habang tinawanan lang naman siya ni Base. Nang makarating na siya sa kanila ay nakalimutan niyang kunin ang phone na hinagis niya. Tinawagan nga niya ito sa pamamagitan ng telepono at sinabihan si Base na ibalik yun sa kanya. Pero hindi pumayag si Base at hinamon nga siya nito na hanapin kung anong paaralan ang pinapasukan niya para magawa niyang mabawi ang phone niya. Kinabukasan ay napansin ng kaibigan ni Base na distracted siya. Yun ay dahil din niya makalimutan na galit si Sa kagabi sa loob ng bus. Maya-maya ay may announcement silang narinig at sinabi nga rito na kung sino man ang nagngangalang Base ay magpunta na ngayon sa principal's office. Nagpunta na nga siya doon at nakita niya na si Sa pala ang nagpatawag sa kanya. Nabasa ni Sa ang pangalan niya sa uniform niya at nabalik na nga sa kanya ang phone niya at hinampas naman siya ng principal bilang parusa sa ginawa niya. Nagilty naman si Sa nangyari kay Base kaya naisip niyang i-treat. Ito sa isang local restaurant. Doon nga ay nagkaroon muli sila ng pagtatalo dahil nga sa paulit-ulit na tinatawag ni Base sa bilang auntie. Sinabi naman ni Sa na tawagin na lang siya nitong ate pero hindi pumayag si Base at sinabing pangalan na lang niya ang ipangtatawag niya sa kanya. At maya-maya pa nga ay nakatanggap si Sa ng tawag mula kay Om. Tinawagan siya nito para yayain siya na kumain sa isang restaurant. At matapos na ang ilang oras ay nagpunta na siya doon at nakita niya si Base na nasa isang lamesa sa restaurant din na yon. Nasabi naman ni Base na baka coincidence lang ang pagkikita nila dito. Pero nasabi ni Sa na baka nakinig siya sa pinag-usapan nila ni Om kaya alam niyang dito siya pupunta. Pero hindi na lang niya ito pinansin at pinuntahan na nga niya si Om. Matapos nga nilang kumain ay hinatid na niya si Sa sa kanila at sinubukan nga ni Om na halikan si Sa. Pero bago pa man niya ito magawa ay may nagtitinda ng garland ang kumatok sa bintana ng kotse niya dahilan para ma-interrupt ang gagawin nila. Dahil doon ay nagpaalam na lang sila sa isa't isa dahilan para ma-disappoint ng husto si Sa. Pagkalabas niya ay nalaman niya na si Base pala ang nagtitinda ng garland. At doon nga ay nasabihan niya ito kung ano bang gusto niya at babayaran siya nito para lang tantanan na siya nito. Pero sinabi naman ni Base na ayaw niya ng pera at ang gusto nga niya ay ang isang movie date. At para nga tantanan na siya nito ay pumayag na lang siya sa gusto ni Base. Sa sumunod na araw ay nagbihis siya ng fancy dress para isipin ng marami na hindi sila couple. Kumana naman ang plano niya pero maraming teenage girl ang tinawag siyang nanay ni Base dahilan para lalo siyang maines.
May napansin naman si Base kaya naisip niyang hilain si Sa. At pinakita nga niya kaysa na naroon din pala si Om at may kasama itong ibang babae. Nagulat si Sa sa nakita niya dahil ang babaeng yun ay ang girlfriend ni Om nung high school pa lang sila na si Pam. Nakita naman siya ni Om pero nagpanggap ito na hindi niya ito kilala. Doon nga ay nasabi ni Base na kaibigan niya si Pam at nung nakita niya nakadate ni Sa si Om kahapon ay naintindihan na agad niya ang nangyayari. Ang tanging intensyon lang niya kaya niyaya niya ito na magpunta rito para ipakita kaysa kung anong totoong kulay ni Om. Doon na napagtanto ni Sa na niloloko lang pala siya ng kanyang first love at heartbroken na siya ngayon. Kinabukasan ay sinabi niya sa colleagues niya ang nangyari. At matapos nun ay dumating si Base sa office nila at nagpanggap na siya ang bagong lalaki ni Sa. Na-proud naman si Maham at Jen sa kaibigan nila dahil sa may bago na namang lalaki si Sa. Doon nga ay kumain silang apat nang biglang magdetingan ang napakaraming message mula kay Om para kay Sa. Kinuha ito ni Base at kinausap niya si Om na tantana na niya si Sa. Pero nang simulan siyang awayin ni Sa ay naisip na lang ni Base na umalis at di niya binalik ang phone ni Sa. At para nga makuha niya ang phone niya ay naisipan niya na magsuot ng high school uniform at kinabukasan nga ay pinuntahan niya si Base. Napansin naman siya ni Base at nagulat nga siya sa nakita niya. Pero bago niya ibalik ang phone niya ay sinabi niyang mag-cutting class silang dalawa. Tinakbuhan nga nila ang isang guro kahit na hindi naman talaga estudyante doon si Sa. At matapos nun ay napunta sila sa isang science lab na kung saan nanambalik ang mga alaala ni Sa nung high school pa lang siya. Dahil nga sa bintana ng lab na yun ay kitang-kita ang court nila ay doon siya laging tumatambay para masilayan si Om. Pero bigla na lang dumating na doon ang teacher at hinahanap nga sila. Pero nagawa naman nilang matagwan ang teacher at sabay nga silang natakasin ito. At makalipas nga ang ilang oras na, nagkakasyahan sila sa loob ng paaralan ay napansin ni Sa na naiwan niya ang wallet niya sa science lab. Binalikan niya ito pero hindi siya sinamahan ni Base doon. Nang mag-isa na nga si Sa sa loob ay tinawag siya ni Base at sinabing sumilip siya sa basketball court. Tumugtog nga siya at kumanta para kay Sa dahilan para makalimutan niya ang isang dekadang pagkahumaling niya kay Om. Nagkita nga sila muli sa hagdan at doon ay hinalikan siya ni Base at niyaya siya sa isang date. Medyo gulat pa si Sa sa nangyayari pero pumayag naman siya sa inalok nito. Magmula nung araw na yun ay lagi na silang magkasabay na sumasakay sa bus papasok at pauwi. Pag weekend naman ay nagde-date siya at nagkaroon nga silang dalawa ng kasiyahan bilang mag-couple. Nagustuhan din nila Maham at Jen si Base pero ang di nila alam ay high school student pa lang ito. Hindi nga binabanggit ni Sa ito sa kanila dahil natatakot siya kung anong magiging reaksyon nila. Pero isang araw ay nalaman ni Maham sa pamamagitan ng Facebook na si Base pala ay 17 years old pa lang. At doon nga ay nasabihan ng dalawa si Sa na walang magiging future ang relasyon nilang dalawa. Dahil sa oras na gustuhin na ni Base na magpakasal ay yun na ang mga panahon na magmi-menopause na siya. Alam naman ni Sa ang patungkol sa bagay na yun at nahihirapan nga siya na kausapin si Base patungkol sa bagay na yun. Di kalaunan nga ay habang naghihintay sila ng boss ay naisip na ni Sa na sabihin ito kay Base. Nasabi naman ni Base na naisip na din niya yun. At nagpaplano na nga rin siya kung anong mga gagawin nila sa future nila. Nangako si Base na hindi siya titingin sa iba pang mga babae kahit na tumanda na si Sa. At okay lang sa kanya kung sakali man na hindi na sila magkaanak dahil pwede naman daw silang magampun na lang. At ang tanging gusto lang niya ay makasama siya hanggang sa dulo. Napaiyak naman si Sa sa mga nasabi ni Base. At nang papauwi na nga sila ay niyaya siya nito na magpunta muna sa bahay nila para maglinis siya ng mukha niya. Pumayag naman si Sa pero laking gulat niya nang may tatlong lalaki ang nagsimulang atakihin si Base ng pagpasok nila dito. Sinubukan nga ni Sa na ipagtanggol si Base pero nasabi ni Base na iyon ang tatay niya at ang dalawa niyang bodyguard. Si Base ay nasa isang school's musical band na sa ngayon ay napaka-successful na. Pero ang tatay niya ay pinagbabawalan siya na magpakalulong sa musika dahil naiisip niya na ito ang dahilan kung bakit bumabagsak ang mga grado niya. Inutusan nga niya ang bodyguard na atakihin siya dahil nalaman niya na araw-araw parents siyang umaattend sa band practice. Kumingi naman ng pasensya si Base at nangako na uuwi na siya matapos niyang mahatid si Sa pauwi. Pero nang makarating na nga sila sa apartment ni Sa ay kinumbinsi niya si Sa na hayaan siya nito na magstay dito ngayong gabi lang. Dahil nga sa natatakot siya nagugulpihin na naman siya ng tatay niya. Pumayag naman si Sa at ngayon nga ay nakahiga si Base sa sahig habang nag-uusap silang dalawa. Kinabukasan ay binigyan niya si Base ng duplicate ng susi ng apartment niya para makapunta siya doon kung gugustuhin niya. Nakita naman siya nila Maham at Jen at inisip nga nila na may nangyari na sa kanilang dalawa. Doon nga ay binalaan ng dalawa si Sa dahilan para madami nang tumatakbo sa isip niya. Kinagabihan nga ay nang kumakain na sila ay nasabi ni Sa na nahihirapan siyang matapos ang isang project niya at malapit na nga ang deadline nito.
Pero hindi naman alam ni Base kahit ang simpleng office terms. Dahilan para mapagtonto ni Sa na hindi talaga sila compatible na dalawa. Kinabukasan nang nasa trabaho na siya ay napaka-busy niya at nag-aalala nga siya sa projects niya. Nang biglang dumating doon si Om at nag-offer na tulong sa pamamagitan ng mga freelancer na gagawa ng trabaho niya para sa kanya. Nagulat naman si Sa dahil sa alok na yun ni Om. At doon nga ay nakapag-usap sila at nasabi ni Om na hindi naman talaga niya mahal si Pam. At na-engage nga siya sa kanya dahil sa nagkaroon sila ng anak. Pero sa ngayon ay nakipaghiwalay na siya sa kanya. At nais nga niya na bumalik si Sa kanya. Hindi naman sumagot si Sa sa sinabi niya at inisip ni Om na oo ang sagot ni Sa. Doon nga ay tinextend ni Sa si Base patungkol sa pagdating ni Om. Dahilan para magalit si Base. At imbis na sa apartment ni Sa siya magpunta ay nagpunta siya sa dorm ng kaibigan niya. Natitense na nga siya ngayon dahil sa mga tauhan ng tatay niya na hinahanap siya at naisip na nga lang niya na maging public singer para makaipon ng pera kahit papano. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang apartment ni Sa pero nakita niya ito na paalis na ito kasama ni Om. Pero naniniwala pa rin siya na hindi siya lolokohan ni Sa. At nagpunta nga siya sa trabaho niya para makipagkita sa kanya doon. Pero nakita niya doon si Om na naghihintay din kay Sa. Narinig nga niya na sinabi nito kila Maham at Jen na pinaplano niya na isama si Sa isang trip para sa darating na bakasyon. Nagalit nga siya sa narinig niya at naisip na magpunta na lang sa band practice nila. Pero pagkarating niya doon ay nandun pala si Sa na naghihintay sa kanya. Sinubukan itong kausapin si Base pero dahil sa galit ni Base ay nasabihan niya si Sa na tigilan na niya ang pag-arte niya. Kinagabihan ay hinanda na ni Sa ang tutulugan ni Base kahit na alam niya na hindi na ito babalik dito. Kinabukasan nga ay inimbitahan ni Om sila Maham, Jen at sa isang restaurant. Late siyang nakarating dahil sa 1-year-old niyang anak na tinanggihan ni Pam na alagaan sa araw na ito. Tinanong nga ni Sa kung mahal pa ba niya si Pam. Pero na-deny ito ni Om. Pero sa mga pagkakataon na yun ay hindi siya pinapansin nito sa mga sinasabi niya at busy siya sa phone niya habang ka-text si Pam. Sinabihan nga siya ni Sa na huwag nang magpanggap. Dahil alam niya ang pakiramdam na yun. Pareho silang dalawa na may mahal na iba pero iba ang ginagawa nila. At matapos nga ang usapan nila ay napagtanto ni Om na di talaga nawala ang pagmamahal niya kay Pam simula nung high school pa lang sila. Nagpasalamat nga siya kaysa na pina-realize niya sa kanya ang totoo at matapos nun ay umalis na siya. Sa sumunod na araw ay dinala niya si Sa at ang colleagues nito sa isang party para pasalamatan dahil naging isang mabuting kaibigan siya. Pero sa pagkakataon na yun ay naroon pala si Base at siya nga ang singer ng banda sa party na yun. Ang organizer nga ay nagsabi na maaari silang makakuha ng isang kiss mula kay Base. At kung sino man ang may pinakamataas na bid ang mananalo. Doon nga ay nagbid ng nagbid si Maham at naroon din pala si Pam at nagbid din ito. Pero nanalo si Maham sa bidding at binigay nga niya ang reward kay Sa. Kahit na napipilitan siya ay nagpunta na nga siya sa stage at doon ay nagkiss silang dalawa. At matapos nun ay umalis si Base doon at nakita na nga natin na sakay-sakay siya sa kotse ni Pam. Nang mapag-usapan nga nila sa at Om si Base ay nalaman ni Sa na nagtratrabaho pala si Pam sa tatay ni Base. At sa sumunod na eksena nga ay nakita natin na dinala na siya sa tatay niya. At nais nga nito na dalhin si Base sa Amerika para doon mag-aral kahit ayaw naman ito ni Base. Doon nga ay nakita natin na nilabas na nila si Base at nakasalubong niya doon si Sa. Sinubukan niyang panasan ang dugo sa mukha nito pero tinalikuran siya ni Base at sumakay na sa kotse. Yumendar na nga ito pero nakita natin na hindi huminto si Sa paghabol sa kanila. Dahilan para maisip ni Base na pahintuan ang driver at doon nga ay kinausap niya si Sa at nang hingi siya ng tawad sa kanya at matapos nun ay bumalik na siya sa loob ng kotse. At doon nga ay naiwan si Sa sa gitna ng kalsada na umiiyak. Makalipas ang 5 taon ay doon pero nagtratrabaho si Sa. Marami nang nagbago sa buhay niya pero hindi pero niya makalimutan si Base. At sa huling eksena nga ay nang makatulog siya ay nanaginip siya na inaalagaan siya ni Base. At nang magising nga siya ay naroon nga talaga si Base sa balcony niya. Tinago nito ang susi ng apartment niya sa loob ng maraming taon at pumasok nga siya dito sa pamamagitan nun. Inawakan niya ang mukha nito at di siya makapaniwala na nakabalik na si Base. At doon nga ay nakita natin na niyakap nila ang isa't isa. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.